Guys, welcome to my YouTube channel. So, para sa video na to, gagawa ko ng makeup haul. And ito yung mga nabili namin noong nakaraang buwan. And then, yung isang item dito is bigay sa akin ng sister ko na pinadala niya nitong December lang. So, yung ibang products dito is bigay ng or bili ng aking magiting na supportive na asawa. Hi Daddy, if nanonood ka, thank you sa mga makeup na binili mo sa akin noong nakaraang buwan. And then, yun, let's start. Is lahat po ng ipapakita ko ditong products is gagawin ko na lang po ng first impression review. So, ayan, para matest off po natin if mag-work ba siya sa akin or hindi. If marerecommend ko ba siya sa inyo. So, ayun, first itong Sansan High Definition Concealer. And ang shade ko dito is beige. Ayan. Kaya beige yung kinuha ko kasi ito lang yung yellow undertone. Yung iba, pink undertone or sobrang puti. Kaya ayun, ito na lang yung kinuha ko. And nabibili to sa HBC. And ang price niya is 130. Kaya ko to binili kasi sabi nila, para lang daw tong LA Girl Pro Conceal. Eh, yung LA Girl kasi, ang isang concealer nila is 370 ata. Pero, ayun. So, ito na lang yung binili ko. Mas mura pa. So, ayun ang kanyang applicator. Para lang din siyang LA Girl. LA Girl. Ayan. So, ayun. Yung kanyang swatch and yung itsura niya, ipapakita ko na lang po sa first impression review para isahan lang. So, next, itong Sassy Colors Press Powder. Ang shade ko naman dito is natural. And, nabili ko lang to for only 100 pesos. Nabibili tong Sassy Colors sa Watson. Yan, sa Watson. Kaya yun. Kaya ko naman to binili kasi wala, nakita ko kasi maganda siya dun sa tester niya. And para lang din siya yung Maybelline na press powder nila. So, ayun. Bumili din ako. Then, next, itong AB Advance Contour Duo in the shade Warm. So, ito, nagamit ko na ito ng isang beses, pero gagawin ko pa rin siya ng first impression review. So, ayan. Ito yung pang contour and then ito yung pang highlight. So, ayan. Kaya ako naman ito binili kasi yung isang contour and blush ata na palette nila 200 ata yun. 200 may get. And ito kasi 165 lang. So, super sulit talaga. And bihira lang naman din kasi ako mag-blush on and mag-contour. Kaya ito na lang. Itong maliit na lang na to yung binili ko. So, ayun. And then, itong favorite kong mascara. This is from Maybelline New York. The Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. And bumili na ako nito dati. Ayan. Paubos na siya. So, ayun, nagpabili ulit ako sa aking magiting na asawa. So, next is itong Finest na blotting paper. Kaya ako bumili nito para po sa mga hindi nakakaalam. Oily skin po ako. So, ang matindi mag-oily sa akin is this, itong sa may kilay. And then, yung dito ko. So, may T-zone. And then, yung aking cheeks. Kaya hindi na rin ako bumibili ng mga highlighter. Kasi, yung dito ko kasi, yan, nag-oil yan. Kaya kapag ka may makeup ako, tapos nag-oil siya, para na lang din siyang highlighter. Kaya hindi na rin ako bumibili. So, ayun, nabili ko to sa Watson for only 39 pesos ata. So, next itong solution para sa aking contact lens. Maliit lang yung binili ko kasi bihira lang naman ako mag-contact lens. Hindi ako palagi nagko-contact lens. Kaya ayan, bumili lang ako ng maliit lang. And nabili ko to sa EO Optical for only 60 pesos. So, ayan. And next, itong
bigay ng ate ko na foundation. Ayan. As you can see, kakaiba siyang foundation. Pero foundation na din dito. Nawala yung takip niya. Ayan. So, ito, na swatch ko na rin to na pump ko na rin to na isang beses. So, pero gagawa ko pa rin siya ng first impression. So, ito siya. Ayan. As you can see, para siyang bilog-bilog. Pero, ayan siya. And ang pangit lang dito, hindi ko pa ito natatry sa face ko, pero feeling ko kasi parang ano lang siya. Eh no, kung makikita nyo guys, parang siyang may buo-buo. Ayan, parang ang hirap niyang i-blend sa face. Ayan. And para wala siyang coverage. As you can see, parang lang siyang tubig. So, pero itatry ko pa rin to na ilagay sa face. And yellow undertone siya, which is good. So, ayan. Ayan siya. Ayan, mahirap siyang i-blend. Pero itatry pa rin natin siya na gagamitan ko siya ng sponge and brush. So, next is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sun Sable. And nabili ko to sa Watson for only 200 pesos. So, ito kaya ko to binili kasi nakita ko sa ibang review and kay Miss Antlutz na maganda tong concealer na to. So, itatry ko din tong i-test. Gagawa ko siya ng first impression review. So, ayun. Hindi ko pa to na-try, hindi ko pa to na-open. So, ayun. Ayun siya. And then next, the last one is itong Maybelline New York Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation. Actually, matagal ko na talagang gustong bumili ng ganito since nung unang lumabas pa lang to. Kaso, wala kasi akong budget. And kung magka-budget man ako, hindi talaga ako bumibili kasi sobrang kuripot ko talaga. Kasi, ang price nito is 400 pesos. And so, 400, marami ka nang mabibiling makeup. Yung mga hindi talaga mamahalin as in yung affordable makeups lang. So, ayan. Yung nagkaroon ako ng pagkakataong bumili. Ayan. Bumili ako ng isa. And ang shade ko dito is Sandy Beige or number 60. So, ayun lang guys. Yung aking napamili nung nakaraang buwan and yung nabili ng aking sister. Or binigay ng aking sister nitong dumating na December. So, if meron po kayong request, comment down below na lang po kung anong gusto nyo unahin kong gawa ng first impression review. So, ayun lang. That's it. Thank you for watching and see you in the next one. Bye!